Ate Kiana, parang iiyak ka na dyan. Diyahin ko. Hindi ko naman akalain ganyan kalala. Alam mo, okay lang yan. Ganyan talaga, yung mga matanda, kailangan talaga ng kalingan ng mga yan. Oo, sino ba naman magpamarasakit dyan? Siyempre yung kapamilya niya rin. Nakakapagod rin. Sa bagay, kung ako'y magkaganyan, aalagaan din ako ng mga kamag-anak. Saan ka naman napagod? Pag oras mo ng pagtulog, ako man nagpapatulog sa kanya. Ano? Ikaw nagpapatulog o ikaw natutulog? Ay, maganda yung kwento niya eh. Nakakanto kaya? Eh, bakit ikaw? Malam mo hindi ko nakikita yung isusubo niya na inaagaw mo pa. Hoy, hoy, hoy. Sayang ang pagkain. Ayaw niya eh. Siyempre kakainin ko lang mapanis yun. Diyan nga ako nahihiya sa inyo eh. Kayo yung nag-aalaga sa pagkaanak ko. Ay, naku, Ate Kiana. Wala ka naman dapat ikahiya eh. Kasi, ang kamag-anak mo, kamag-anak na rin namin, mahal na rin namin. Yung mahal mo, mahal na rin namin. Siyempre, kung ano pa yung magusto mo, gusto na rin namin yun. Ganun, tumpak, tama, may punto sila. Yung pagkain nyo, pagkain na rin namin. Ay, kahit nga yan eh. Ano ba kayo? Ang lakas palang uminom to si Tita Arwana, ha? Kung sa bagay, hindi nakakapagtaka. Kalahi kasi ni Kiana, mga walang breeding. At ginawa mo pa akong laruan, ha? Makakaganti rin ako sa'yo. Tita Arwana. Hala, hala, sige. Inom. Tagay. Chang, kaya mo pa? Mukhang sobrang iniinom mo, ah. Parang lasing na po kayo. Kailan naman ako nalasing? Ganito talaga sa probinsya. Nako, tagayampayan, di ba? Yeah. Oh, ano, tagay. Oh, hindi naman kayo minom, ha? Minom pa. Tagay. Ay, mga miss. Diba, eh, tama ba itong ginawa niyo sa akin? Maganda ba ako dito sa itsura ko? Ganda yan, eh. Ganda? Tsaka alam niyo, tita, bagay na bagay pa yan sa pangalan niyo, oh. Arwana. Oh. Kita mo, ang daming kalis-kis. Kumikinang-kinang pa. Para ako isang pulutan. Yeah. Ay, kayong dalawa, alam niyo ba na may kumakalat na chismis? Kayo daw dalawa nagkakaigihan. Totoo ba yan? Uy. Siyang naman, oh. Ano? Medyo lang. Pero kaya ayun ang mami ni Kim sa akin eh. Di ba? Okay lang yun. Ganyan din ako nung araw. Alam nyo, kami ni Bestre. Pupunta kami sa bukid. Kakantahan niya ako. Wow! Tapos nagkukwentuhan lang kami. Wow! Tapos gumagapang na yung halik. Dito sa tenga ko. Dito sa ilong ko. Ew! Sandali, Aling Arwana, no? Bakit? Baka naman yung tagay niyo eh, may lumot na. Inumin niyo na yan, no? Ay! Duda ko, ikaw dyan ang nandadaya eh. Ay, naku! Alam nyo, hindi yata kayo na matago eh. Alam nyo, kilala ako dito sa lugar na to. Ni Misan, ni Sino, ni wala akong inargabyado pagdating sa Tagayan. Pare! Very good! Gusto kita! Pareho ka ng lolo ko na nakipaglaban sa mga Hapon. Ay nako, sabi ng lolo ko, siya daw hindi rin nagpapatalo sa Tagayan at hindi nandadaya sa Tagayan. Ayun. Kaya lang, inulis siya ng Hapon. Kaya pag nakakakita ako ng Hapon, gusto kong tigukin yung Hapon na yan. Ayokong makakita ng Hapon dahil kung hindi, papatayin ko siya sa ginawa niya sa lolo ko! Pabili po ng soft drinks.
Eh, kamusta na? Ha? Bakit? Sandaro, abangan sa pagbabalik na!